Para sa isang babae, ang pagkakaroon ng anak ang isa sa pinakamagandang regalong maaari niyang matanggap. Kaya naman kapag siya'y naging isa ng ganap na ina, lahat ng magandang pangarap ay bubuuin niya para sa kanyang supling. Lahat ay gagawin at titiisin niya para sa ikabubuti nito. At kung minsan, maging ang pagkukubli ng isang katotohanan ay handa rin niyang gawin para sa inaakalang mas payapa at maayos na buhay para rito. Galing to sa mga amo ko. Masarap yan! Ay, nako, dami naman, anak. Naku. Eh, nalulungkot nga yung mga yun, Nina. Kailangan ko nang umalis. Nako naman, anak. Eh, 10 taon ka rin naman nag-babysitter dun sa anak nila. Napakalaking pagsisilbi na nun para sa kanila. Miss ko na nga ho yung alaga ko eh. Pero wag ho kayo mag-alala, Nay. Kasi nakahanap ho ako ng kapalit ng trabaho sa Korea. Anak naman, puro ka trabaho. Kaya tinan mo hanggang ngayon, single ka pa din. Nay, grabe ka naman. May ka-penfall naman ako dun sa Malaysia. Eh, kaya lang, eh, wala ho eh. Hindi ko type. Alam mo ha, hindi sa minamadali kita, anak. Pero baka nakakalimutan mo, matitrenta ka na. Di ba nangako naman mo ako sa inyo? Pagtatapusin ko muna yung pag-aaral nito, mga kapatid ko. Eh, nakapagtapos na si Kimpi tsaka si Angel. Oh. Eh, mas mabuti siguro na sarili mo muna unahin mo. Total, nakapagpundar ka na rin naman ng bahay. Ay, nako anak. Basta ha. Mamaya maging matandang dalaga ka. Sayang naman yung pinamana kong ganda sa'yo. Oo nga naman. Ay, nako, mag-tsokolate na lang tayo. O, yan, para sa iyan. Alam mo, ate, natatakot ka lang makakilala ng babae tulad ni tatay. Ano ka ba naman? Tapos na yun, matagal na yun. Bago na si tatay, ito, oh. Gusto mo nang hangin para masarap. Dear Charo, matagal ng panahon ang lumipas mula nang magkamali si tatay. Pero ang totoo, dala-dala ko pa rin ang bagay na yon kahit ako'y nagkaedad na. Isang malaking rason kung bakit maingat at pihikan ako pagdating sa lalaking mamahalin. Hindi na masama dito sa reunion natin. Tingnan mo, ako na lang yata yung bukod tanging single dito. Ano ka ba? Huwag ka nga praning. Hanap ka dyan. Ikaw, uminom ka lang. Hey guys! Uy! Uy! Long time, ah. Kayo pa rin? Okay. Kakasayos sila. Congrats, ha? Kamusta? Okay naman, ikaw. May kanilig ako dito. Kanina nandudun ako, eh. Ano? Ano yung single-single pinag-uusapan niyo? Ah! Oh, sige. Eh, what's up? Eh, Rain. Kailangan ako sa'yo. Si Sheila. Sheila, si Rain. Hi. Kakawin na yan, galing Malaysia. Ikaw, dito nga dito. Dito ka. Buka dyan, buka dyan. Smile ka, wala ko smile ka. Basta. Sige. Hi, Sheila. Hi, Ray. Okay lang, tabi tayo. Oo naman. Okay. Saya, no? Saya dito, no? Yung reunion niya. Tsaka, may maganda pang tulad mo, so. Wow. Kakakilala pa lang natin, ha? Pero may ganyan ka na kaagad, ha? Anong meron sa Malaysia? Babysitter kasi ako doon. Actually, nakabakasyon lang ako ngayon. Tapos, next week, aalis na ako papunta ng Korea. Alam mo na, kapag ka breadwinner ka, hindi ka pwedeng tumigil sa trabaho. Oh, alam ko yan, alam ko yan. Kasi ako, panganay din ako, eh. Ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko. Simula nung graduate ako, tapos nagkatrabaho. Tapos, ngayon, seaman ako sa isang tanker ship ng oil company. Seaman? Bakit? Ba't nag-iba yung mukha mo? Wala naman. Seaman. Diba sabi nila kapag seaman daw, maraming babae. Grabe naman. Hindi totoo yun. Hindi, hindi. Ako nga, hindi pa ako nagka-girlfriend eh. Ikaw? Uy, ano yung nangyayari?
papasaya kita. Ibig sabihin, pasado na ako. Ah! Talaga? Pasado agad? Papasa ka lang sa akin kung wala ka pa talaga naging girlfriend. Ganon? Eto, paalis na ng Korea, pero nagkakilala pa kayo. Yan ang tinatawag na tadhana. Wow. Tadhana, umaayon sa atin dalawa. Kaya kailangan pakinggan natin yan. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, itong bakasyon ko itong sa Pilipinas, pag nakakilala ako ng isang babae, siseryosohin ko siya. Pakiramdam ko, nahanap ko na siya. Hello, Wong Residence. Sheila, si ano to, si Ray. Ray. Ay, ganun talaga. Pwede bang maging tapat ka sa akin? Sa dami ng dinadaungan ninyo, wala ka ba talaga mga naging babae? Sheila, di ba sinabi ko naman sa'yo? Ang tagal ko kasing inalagaan yung sarili ko. Ayoko lang na maloko. Nagawa na yun ni tatay kay nanay. Nagbago naman siya at saka nakabawi eh. Pero kung sa akin nangyari yun, ay hindi ko alam kung kakayanin ko. Simula nung magkakilala tayo, hindi na ako tumingin sa kahit sinong babae. Ganun ako kaseryoso sa nararamdaman ko sa'yo. Sheila, mahal kita. Gusto kita maging girlfriend. Hindi lang girlfriend, gusto ko mapangasawa ka at ikaw ang maging ina ng mga anak ko. Hey. Mahal din kita. Pakiulit nga. Ang dami-dami kong pangamba noon, pero lahat yun ay binura ni Ray. Makalipas ang 6 na buwan, umuwi kami ng Pilipinas at nagpakasal. Ah, sige bro, ibaba na natin yan bro. Sir, dahan-dahan sa morning ko. Saan po pwede ilagay? Oh, sige. Pasagin mo lang, sir. Ano yan? Di. Ito. Sa tingin mo, tama yung desisyon natin na hindi magtrabaho sa iyong bansa? Alam mo, na, tama na. Huwag ka nang mag-alala. Magdodoble kayo daw para sa mga magiging anak natin. Positive. Mukha lang yan. Mahigit isang taon na tayo sumusubok magkaroon ng anak. Sinabi naman ng doktor na wala namang may problema sa ating dalawa. Pero bakit wala pa din? Kakatotoo din yung mapangarap natin. Ano-anong paraan ang sinubukan namin. Nagsayaw kami sa Obando. Pumunta sa iba't ibang mga doktor. Pero 6 na taon ang lumipas, nawala na ako ng pag-asang magkakaanak pa kami ni Ray. Hindi na nga kami magkakaanak ni Ray. Sinisimulan ko na tanggapin yun eh. Alam mo ate, try lang naman yan eh. Sabi mo kasi nahihilo ka. Malay mo naman, di ba? Sige na, gusto kong maging memorable tong pag-uwi ko galing Hong Kong. Ate.
Bakit? Anong nangyari? May tatawag na sa'yo, Daddy! Totoo? Oo! Totoo! Totoo? Tina! Talaga? Daddy nga ako? Daddy nga ako talaga? Ganun pala yun. Lahat ng hirap na pinagdaanan namin ni Ray para magkaanak ay nawala nang makita na namin ang aming panganay. Sobrang saya ko. Isa na akong ganap na nanay. Nasa harapan ko na ang lahat ng pinangarap ko. Dita. Yoy. Napaka-traffic. Mukhang pwede lang lumipad na ako. At buhatin tong si Ganda. Ha? Pumaga. Ay, yun o. Inaantok na yan eh. Ay, pamatulog, hinihintay ka yata. Oh. Ito na si Daddy, oh. Ito na si Daddy. Aba, maganda nga. Merry Christmas. Galing nga. Pasko-pasko na dito, ah. Oh. May bakit ko nga. Ano nangyari? Oh, okay ka lang, tubig? Gusto mo? Hindi. Okay lang. Ba't nakangayayot ka eh? Hindi! Ha? Uy, anak! Bakit? Ha? Ikaw nga! Tingnan mo! Alam ko kung ano, may masakit ba, oh! Hindi ko alam! Ito na si Daddy, oh! Dahil ka, anak! Base po sa blood test. Dinala namin sa doktor si Laika. Nagkaroon daw siya ng acute anemia at kailangang masalinan agad ng dugo. May nakita lang kaming problema sa dugo mo. Kaya hindi namin pwedeng masalin siya ngayon. Problema po. We need to do further test para matiyak namin kung ano talaga to. Eh, Doc, paano masasalina ng dugo yung anak ko? Sabi dun sa blood bank, kakatanong ko lang, wala pang available eh. Kailangan niya na ng dugo. Since ikaw ang kamatch ng pasyente, pwede kang humingi ng tulong sa magulang mo o mga kapatid mo. Pero di ba ano pag... Paano kung hindi compatible yung dugo nila kay Laika? Paano kung mas sumala pa siya? Ganun mag-alala. Ako nang bahala. Tatawagan ko yung mga kapatid. Kakalis lang nila June sa kani ani. Buti na lang. Kung hindi dahil sa kanila, hindi masasalinan ng dugo to si Laika. Diyos ko, hindi ko yata alam kung ano gagawin ko kapag may masamang nangyari dito sa batang to. Ano nga pala sabi ng doktor sa'yo? Ano yung sabi niya tungkol dun sa resulta? Tungkol sa dugo mo? Dok. Sana ho, bumuti na ho yung lagay ng anak ko, no? Hindi niyo pa ba pinag-uusapan ng misis na to? Ang alin ho? Di? Ano ang problema?
Dok, ano ang problema? Hindi po dapat manggaling sa akin to, Mrs. Pero karapatan niyo din to malaman. Base po sa test na ginawa namin sa dugo ni Ray, we found na may HIV po siya. And unfortunately, positive din sa nasabing virus ang anak niyo. HIV? Dok, nagkakamali ho yata kayo kasi yung asawa ko, si Ray, nagpabarko. Ako ho, nag-a-abroad ho ako. Kaya lagi ho kaming may medical. Eh, kung matagal na ho may ganun yung asawa ko, edi sana matagal na ho namin alaman. Hindi ho ba? Hindi ba, ti? Mrs., hindi po assurance yon. Dahil po maraming companies at agencies noong 1990s na hindi nagre-require ng HIV testing sa mga empleyado nila, even overseas employers. Imposible ho yung sinasabi ninyo, Dok, eh. Kasi kung meron nung ganun yung asawa ko, hindi sana matagal na ho ako nahawa. Advice ko po ay magpa-HIV test din po kayo, Mrs. Dahil ang mother-to-child transmission ay isang paraan para mapasa ang HIV. Dok, ano pong kailangan kong gawin? Wala pang lunas sa ngayon ng HIV, pero meron tayong tinatawag na antiretroviral drugs. Isa to sa mga pinakabagong gamot na ginagamit ng mga HIV positive, pero may kamahalan pa sa ngayon. Sa pamamagitan nito, may iwasan ang posibleng komplikasyon ng HIV gaya ng TB at pneumonia, at mapipigilan din ito mag-progress ang HIV sa AIDS. Ilang beses kitang tinanong kung ako lang naniwala ako sa'yo. Naniwala ka sa akin. Simula nung nagkakilala tayo, hindi na ako tumingin sa ibang babae. Hindi na talaga. Paano? Siguro, nung hindi pa tayo magkakilala, araw-araw sila nag-aakit ng babae sa work ko. Hindi ko napigilan sarili ko, pero matagal na, hindi ko alam. Nagtiwala ako sa'yo? Pinaniwala mo ko? Gusto. Kung alam ko lang na may sakit ako, hindi na kita nilapitan. Kung alam ko lang may sakit ako, hindi ko gusto yung damay ka. Damay yung anak ko. Patawarin mo ko. Paano mo patatawarin ang taong sumira sa buong mundo mo, kahit gaano mo pa siya kamahal? Ano po problema ng ako po? Bakit kailangan niyo lumipat sa private room? Mataas na daw
kasi yung infection ni Laike. Kailangan mo kaming ilipat sa huli na kwarto. Kung naman, sana naman gumaling ng apo ko. Tumawag pala si Angel galing Hong Kong. Magpapadal daw siya ng konting pera kasi alam niya malaking na yung gastos niyo rito. Salamat na lang, Otay. Ray, ayos ka lang ba? Nangangayayat ka na masyado. Okay lang ako, Tay. Ilang gabi na kasing puyat dito sa ospital eh. Eh, magpahinga ka rin. Ray, Tay. Labas ako muna ako, ha? Me. Kailangan ko tuloy magsinungaling sa harapan ng magulang ko. Kailangan ko tuloy magsinungaling sa pamilya ko dahil sa'yo. Alam ba? Sige, ako na magsasabi sa kanila. Para saan? Para malaman ng lahat? Kung ano yung kalagayan ng anak natin? Harry! Kapag iniisip ko pa nga lang ngayon eh, kung gaano kahirap yung pagtataanan ni Laika sa paglaki niya. Yung pangungutian ng mga tao. Yung panghuhusga. Ako, kaya kong tanggapin lahat ng panghuhusga, pero yung anak ko, para protektahan siya. Naiintindihan mo ba? Kahit magsinungaling ako sa buong mundo, gagawin ko para sa anak ko. Hindi ako, Sheila. Tiyo. Huwag. Yung pinangarap ko na buhay. Pinangarap ko, pamilya. Sinira mo. Kaya hindi kita mapapatawad. Iintindihan mo ba? Sila. Ilang buwan din kaming nasa ospital. Lumobo ang mga bayarin, kaya binenta ko ang bahay at mga sasakyang na ipundar namin. Nagpasya kaming tumira sa isang shelter sa Maynila na tumutulong sa mga tulad naming may HIV. Asawa mo ba yung nanghawa sa inyo? Siya lang naman yung naging partner at boyfriend ko. Akala ko nga nun, yung mga tao nagkaka-HIV, yung mga tao. Okay lang yun. Yun naman talaga ako. Ilang daang lalaki na yung dumaan sa akin gabi-gabi. Hindi dahil gusto ko, ah. Kailangan ko kasing mabuhay, eh. Pero alam mo, kung alam ko lang na may sakit na ganito, mas gumawa sana ako ng paraan para protektahin yung sarili ko. Pero, yun naman ang leksyon sa ating dalawa dito, di ba? Kesyo housewife o prostitute, isa lang ang nakasex o ilang daan, pwedeng magka-HIV. Alam mo, Sheila, sigurado ako, hindi naman ginusto ng asawa mo mahawa kayo. Sinasabi ko sa sarili ko, eh. Pero wala, eh. Hindi mawala yung galit. Sheila, una na ako.
May. Gusto ko lang sanang makita yung anak natin. Promise, hindi ako lalapit. Miss na miss ka ni Daddy. Pasensya ka na, hindi kita nadadalaw ng madalas, ha? Kahit gusto ko. Ito nga pala, ho. May regalo si Daddy sa'yo. Sorry, paglaki mo, wala na si Daddy. Isipin mo na lang, ha? Si Daddy to, Teddy Bear na to. Sana paglaki mo, papatawad mo si Daddy. Delikado na siyang lapitan. Malala na ang impeksyon ng mister mo. Saka baka madala mo yung bakterya sa baby mo. Pasensya na po, misis. Gawang ipagluksa ang pagkamatay ni Ray. Kailangan kong ibigay ang lahat ng oras ko sa aking anak. Ay indikasyon kung kaano kataas o kababa ang immune system ng isang tao. Pero ang nakaka-worry ay ikaw. Dahil bumababa ang CD4 count mo. And nakita mo yung rashes sa katawan mo. Indikasyon yan ng pagbaba ng immune system mo dahil sa HIV. And okay lang naman ho ako, Dok. Wala naman ho akong ibang nararamdaman. Ang pinaka-importante lang ho talaga sa akin yung kalagayan ho ng anak ko. Pwedeng mangyari sa'yo yung nangyari kay Ray kung wala tayong gagawin. Pero pwede nating pataasin ang CD4 count mo. Magte-take tayo ng antiretroviral. Libre na ang gamot na ito ngayon, pero ang kailangan, meron kang kapamilya na magsisilbing treatment partner mo. Dahil may side effects ang antiretroviral tulad ng kidney,
or liver damage, diabetes, or heart disease. Kaya importanteng may isa sa pamilya mo ang may alam. Naku eh, pasensya na ho kayo, Doc, pero wala ho kasi sa pamilya ko ang nakakaalam ng kalagayan namin ni Laika. Ang alam nga ho nila, nag-volunteer ako dito sa ospital. Kaya ho nakatira ho kami ni Laika sa shelter. You have the right to your privacy. Pero ito yung protocol ng hospital. Hindi madali. At ito rin yung naisip naming paraan para maiwasan na mauwi sa AIDS ang kondisyon mo. Salamat. Ang dami naman nito. Kumusta naman si Laika, ate? Kumusta yung sakit niya? Okay naman siya. Tignan mo. Medyo malaki ang ibinutin ang kalusugan ni Laika. Salamat naman. Ikaw ba, ate? Alam ko, biglaan yung pagkamatay ni Kuya Ray. Okay ka na ba? Angel, may sasabihin kasi si ate sa'yo. Hindi totoo na nag-volunteer ako sa ospital, kaya kami pinapadala dito sa dorm. Nandito kami ni Laika dahil sa sakit namin. Sakit niyo? Eh, di ba si Laika lang yung may sakit? Yung dorm na to kasi, hindi talaga siya dorm. Para siya sa may mga... Para siya sa may mga HIV kagaya namin ni Laika. HIV? Ate naman, hindi naman magandang biro yan eh. Ate, yung HIV, nakukuha lang yun na nakikipag-sex kung kani-kanino. Nawaan kami ni Ray. Hindi niya alam na meron siya. Ate, ba't di mo sa amin sinabi agad? Paano ko naman nasabihin sa inyo? Bago ko nagkaroon ng sakit na to, pinapandirihan ko lahat ng tao ng may AIDS. Kaya natakot ako baka pandirihan nyo rin ako, baka husgahan nyo rin ako kami ni Laika. Ate, alam mo, maiintindihan ka namin. Takot na takot ako, Angel. Alam mo lang. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ni Laika. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay naming dalawa. Pero kailangan ko magpakatatag eh. Kailangan ko maging malakas para sa anak ko. Nabawasan ang bigat na dinadala ko nang maamin ko sa kapatid ko ang lahat. Di nagtagal ay nagsimula na kami ni Laika na mag-take ng anti-retroviral at naging maganda ang pagtanggap ng katawan namin dito. Doon na patunayan sa akin na pwede pa rin magkaroon ng maayos na buhay ang isang may HIV basta't alagaan niya ang kanyang sarili. Maayos, ha? Miss Sheila, kamusta ho? Kamusta ho si Laika sa bahay? Okay naman ho. Maraming salamat ho sa gabay ninyo.
Ginagawa lang naman natin to para kapag dumating yung panahon na kailangan na nating sabihin yung totoong sakit nila, eh, maging handa sila at hindi sila masyadong masaktan. Salamat o, Teacher Ana. Sige po. Bye, kids! See you tomorrow! Nag-enjoy ka ba? Mami, pinipo tayong hotdog mamaya. Abay, oo naman. Dahil, very good. Ay! Laika, anak! Ano rin? Ano, masakit? May masakit? May sugat ka ba, ha? Okay lang po ako, Mami. Hindi naman po ako nasaktan, eh. Laika naman! Anak, di ba sabi ko sa'yo, dapat lagi kang nag-iingat? Dahil may leukemia tayo. Si Jeremy po, Mami? Oo. Kasi di ba, kapag ka nagkaroon ka ng sugat, may blood na lalabas. Kapag may blood na lumabas, naku, delikado yun. At kapag may blood na lumabas, walang pwedeng lumapit sa'yo. Naiintindihan mo, anak. Lagi mo tatandaan yung sinasabi ni Mami sa'yo. Sheila! Sheila, nabalitaan mo na ba? Alin? Pumatay na yung anak ni Rina. Nagkakomplikasyon daw eh. Sige ha, sundin ko mo yung anak ko. Si Randy po, Mami? Yung madalas ko pong kalaro? Patay na po siya. Pero di ba pareho po kami ni Jeremy, Mami? Huh? Hindi. Hindi. Hindi kayo pareho ng sakit ni Randy. Malapit na. Basta lapad, lagi ka lang makikinig kay Mommy. Para gumaling na tayo agad, ha? Pero okay ba ako? Alam mo ba, nung nalaman ng mga kamag-anak kong may HIV ako, kayo, nilayuan na nila ako. Ano? Takot makansi ka ng laway mo. Iakala mo naman talaga, madikit lang tayo. Magkaka-HIV na rin daw sila. Kaya gano'n na lang nila tayo husugan at pandirian. Correct. Ano pa nga ba? People nowadays. Mami, ano po ba yung HIV? Lagi ko po kasi naririnig yung tuwing check-up din natin eh. Alam mo, sa tingin ko, matagal pa bago dumating si Doc eh. Gusto mo bumiling muna tayo ng pagkain? Sige po, Mami! Tapos bilan mo po ako ng hotdog na nasa stick. Okay, sige. Halika na. Based sa pinakahuling test ninyo, kumaganda na ang kalagayan nyo ni Laika. Basta tuloy-tuloy lang yung check-up ninyo at pag-inom ng gamot at pagkain ng masustansyang pagkain, wala kang dapat ipag-alala. Mabuti naman ho kung ganun. Dok, may gusto lang ho sana akong itanong. Okay lang po kaya kung sa labas na lang po kami ng shelter, tumira ni Laika. May problema ka ba dito? Wala ho. Sa totoo nga ho, sobra-sobra ho yung pasasalamat namin ng anak ko sa shelter. Pero gusto ko lang ho kasi sana bigyan ng normal na buhay yung anak ko. Pakiramdam ko kasi tuwing nandito ko kami sa shelter, mas nararamdaman ko na may sakit ho kami. Gusto ko kasing pag-aralin sa normal na eskwelahan si Laika. Naiintindihan ko ang gusto kong mangyari. And I don't think magkakaroon ng problema. Just remember, kailangan lang na regular ang check-up niya ni Laika para maiwasan natin ang complication ng sakit niyo. Okay? Salamat po. Si Doktor. Laika, anak.
naisip kasi ni Mommy na sa labas na lang tayo ng shelter tumira. Na mag-apartment na lang tayo. At saka alam ko naman, matagal mo nang gustong pumasok sa regular school. Talaga po, Mommy? Makakapasok na po ako sa school? Sa tulong ni Angelica, ay nakalipat kami ni Laika sa isang apartment. Naging maganda ang simula ng paglipat namin. Pero kahit pala gustuhin kong maging normal ang buhay ng aking anak, hindi pa rin normal ang kanyang pinagdaraanan. Hala, Laika! Dumudugo yung ilong mo! Ha? Hala! Ano nangyari sa'yo, Laika? Huwag kayo nalapit sa akin! Lumayo kayo! Okay lang ako! Laika, are you okay? Opo, ma'am. Dahil ka sa klinik. Kapalayuin niyo po sila. Okay, umupo na muna kayo. Sige na, umupo na muna kayo. Umupo na. Tatawagan ko yung mami ni Laika. Sigurado ka bang okay ka lang talaga, anak? Okay lang po ako, mami. Tama naman po yung ginawa ko, di ba? Hindi po ako nagpahawak na teacher para hindi madikita ng dugo ko. Oo, anak. Tama yung ginawa mo. Very good ka doon. Sobrang brave mo kanina. Kaya proud na proud si Mami sa'yo. Ha? Mami? Mabait po ba si Daddy? Mahilig po ba siyang tumawa? Sweet po ba siya? Diba sabi niyo po galing kay Daddy yung teddy ko? Ibig sabihin, sweet po siya. Mabait siya. Sandaling panahon lang kayo nagkasama, pero mahal na mahal ka ng daddy mo. Kaya niyo ba siya love, Mami? Kasi sweet siya at love na love ka rin niya? Sige na, anak. Magpahinga ka na. Pero, Mami, kwentano po muna tungkol kay Daddy, please. Ay, ka. Ano po bang hilig niyang kainin? Pareho po ba kami mahilig sa sweets? Mahilig po ba siyang magbasa o mag-drawing? Ano po love niya sa kanya, Mami? Laika, ano ba? Tama na. Pero, Mami... Sinabi ko na nga sa'yo, magpahinga ka na eh. Diba? Magpahinga ka na. Laika. Rekwentohan na lang kita ulit tungkol sa daddy mo next time, okay? Promise. Mahirap ang maglihim sa anak ko. Pero akala ko, iyon ang makakabuti sa kanya. Pero mas naging mahirap pa ito habang lumalaki si Laika. Alam niyo po ba, pinag-aralan namin sa school ngayon yung STD? Sexually transmitted disease po. Parang HIV pati AIDS. Sabi po ng teacher ko, pwede ka raw magkaroon ng ganun sa pamamagitan ng pakikipag-sex o kapag nasalinan ka ng dugo na may virus. Pero, di ba po, Mia, pwede lang magkaroon ng ganun, mga bakla? Kasi po, tuwing nasa hospital tayo kapag check-up day, sa kanila ko po madalas naririnig yung HIV. Sabi pa nga po ng mga kaklase ko, masasama lang raw ho yung may mga ganun. Parusa raw ho sa kanila dahil makasalanan sila. Hindi yung totoo, Laika, ha? Hindi lahat ng bakla may HIV. At hindi masasamang tao yung mga may HIV. Masama yan, Laika. Hindi mo dapat sinasabi yan. At huwag kang basta-basta nakikinig dyan sa mga kaklase mo. Dahil mga wala silang alam. Sorry po, May. Hindi ko po alam. Nagiging palatanong na ho kasi siya, Dok, eh. Tinuturo na nga ho sa school nila yung tungkol sa sakit namin.
Kinailangan ko nga husang i-correct tungkol dun sa mga naririnig niya sa mga kaklase niya. You have the right to be concerned, Sheila. But don't worry. Nasa tamang edad na si Laika para malaman niya ang totoo tungkol sa kondisyon niya. At yun rin naman ang next step na irerekomenda ng treatment center para sa kanya. Sabihin kami? Sige na. Tapusin mo na yung assignment mo, anak. Birthday kasi ngayon ni Mama eh, kaya nagluto ng konti sa bahay. So, alam niya rin na pupunta kayo. Eh, kung may pakain, pupunta talaga kami. Basta ba? May pabalot din pag-uwi, ah. Ay, naku, ikaw talaga, Mike. Tayo na nga, papakainin dyan. May pabalot ka pa. Laika, anak, halika na. Umuwi na tayo. Ah, hello po, tita. Hello po. Hi. Mi, iniimbito po kasi kami ni Michelle sa bahay nila. Birthday raw po ng mama niya. Pasensya na, pero hindi kasi pwede si Laika, eh. Kailangan na namin umuwi. Sige po. Okay dyan to! Pero, Mi... Laika, ano bang sabi ko? Uwi na tayo, di ba? Halika na. Halika na. Sige, next time na lang. Sige. Sige, ingat ka. Bye-bye. Ito na ako. Bakit ngayon ka lang? Ano oras na, oh? Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Paano kita hahagilapin bata ka, ha? Umuha lang ko kami ng project sa bahay ng kaklase ko. May sarili kang bahay, Laika. Bakit ba kailangan kung saan-saan bahay ka nagpupunta? At hindi ba sinabi ko sa'yo, ayoko nakikipagkaibigan ka sa kung sino-sino lang? Bakit ho ba, Mi? Bakit bawal po ako makipagkaibigan? Bakit bawal ako maging katulad ng mga kaklase ko? Kasi nga, may sakit ka! Ano ba talaga? Natatakot kayo para sa akin? O natatakot kayong may maawa sa akin? Ni-research ko po yung leukemia, hindi siya nakakahawa, Mi. Pero bakit bawal dumikit yung dugo ko sa ibang tao? Ano ba talaga ang sakit natin, Mi? Bakit po yung... Bakit yung mga gamot natin walang labels? Parang... Sekreto yung sakit natin, Mi. Ba't takot na takot ba kayo? Wala kayong masagot tuwing tinatanong ko kayo tungkol kay Daddy. Wala kayong masagot tuwing tinatanong ko kayo tungkol sa sakit ko. Alam niyo lang po, isakalin ako. Nahihirapan na ako, Mi. Nakakasakal na kayo. Paano ko huwag ipapaliwanag sa kanya na yung gusto ko lang naman hong mangyari para sa kabutihan niya, eh. Akala ko sasabihin mo na sa kanya ang totoo. Yun lang ang paraan para maintindihan niya kung bakit ka overprotective sa kanya. Sinubukan ko naman humundok. Pero hindi ko talaga kaya. May karapatan ng anak mo na malaman ang totoo, Sheila. Pero... paano kung... magalit lang mo sa akin yung anak ko? Paano kung hindi niya ako mapatawad? Kung gawin din niya sa akin yung ginawa ko sa daddy niya.
alam ko, malala na si Rain nun eh. Nagpapwede na siyang mamatay. Pero nagmatigas ho ako. At sa pinakamadilim na araw ng buhay niya, mas lalo ko pinaramdam sa kanya na mag-isa siya. At nagsisisi ho ako doon. Nagsisisi ho ako dahil hindi ho ako nagiging mabuting tao sa kanya. Nagsisisi ho ako dahil hindi ko man alam na sasama ko na mahal ko siya. Sigurado ako na intindihan niya na mahirap yung posisyon mo noon. Pero paano kung hindi ho ako mapatawad ng anak ko? Paano kung magalit ho siya sa akin? Paano kung gawin rin ho niya sa akin yung ginawa ko sa tatay niya? Kailangan mong maging matatag, Sheila, para sa anak mo. Tulad ng ilang taon mo na ginagawa, yung pinoprotektahan mo siya, yun lang ang mabisang paraan para malaman niya kung paano niya tatahakin ang buhay niya kung alam niya ang totoo niyang kondisyon. Kinailangan ko nang harapin ang matagal ko nang iniiwasan. Lagi ka nagtatanong kay Mami tungkol sa sakit natin. Sasagutin ko na, hindi leukemia ang sakit mo. May HIV ka, anak. Eh, hindi naman alam ni Mami nung pinagpupuntis ka. Nahawaan ka namin ang daddy mo. Pwede kang magsalita. Pwede ka rin magtanong ng kahit na ano sa mami mo kung gusto mo o pwede rin sa amin. Huwag kang matakot na sabihin kung anong nararamdaman mo. Mamamatay na ba ako? Hindi, Laika. Hindi. Hindi ka mamamatay. Yeah. Basta regular mo lang na inumin ang mga gamot mo, magiging normal ang buhay mo. May ba't po tayo nandito? Sila, pareho ng pinagdadaanan mo. Baka lang gusto mo silang makausap, anak. Lahat po sila?
anak. Ang dami po pala kami. Kala ko ako lang mag-isa, pero pare-pareho po pala kaming kailangan itago yung sakit namin. Naintindihan po nila ako. Naintindihan ko rin ho sila. May mga friends na nga ako eh. Swerte po pala ako, no? Nagawa mo pong sabihin yan, anak. Napakatapang mo. Napakalakas ng loob mo. Hindi ka kagaya ni Mommy. Alam mo ba, Laika, anak? Noong una, sobrang nahirapan din ako tanggapin yung sakit natin. Kasi kagaya ako ng ibang tao. Kasi kagaya nila, mapanghusga ako. At iniisip ko na yung mga taong may HIV, mga pariwarang tao sila. Pero mali pala yun. Mali yun, Laika. Kaya, sorry, anak, ha? Sorry na hindi ko agad sinabi sa'yo. Kasi natakot ako. Mami, hindi po ako galit sa inyo. Natakot lang po ako kasi akala ko mamamatay na tayo. Alam ko naman ho na hindi niyo ginusto to maski si Daddy. Love na love ko kayo, Mi. Alam ko na kahit anong mangyari, nasa tabi ko lang kayo. Yan ang laging binibigay sa akin ng daddy mo noon. Sweet ang daddy Remo. Tignan mo, ito ang lahat ng binigay niya sa akin noon. Tignan mo. Kwentuhan niyo po ako tungkol sa kanya? Oo, anak. Dahil pinaalala mo sa akin kung paano maging matapang. Kung paano magpatawad. Gusto ka maging malakas kagaya mo, anak. Mami, nagmana lang naman ho ako sa inyo. Sa ngayon ay masaya pa rin kaming namumuhay ng aking anak. Mas naging aktibo pa ako sa aming organisasyon na Positive Action Foundation Philippines Incorporated at Association of Positive Women Advocates Incorporated. Isa itong non-profit organization na ang pangunahing misyon ay tulungan ang persons living with HIV at ang kanilang pamilya na mamuhay pa rin ng normal, masaya at produktibo. Hanggang dito na lang, Sheila. Dahil sa pagmamahal ni Sheila sa anak, ay mas pinili niyang itago ang katotohanan kay Laika. Pero dahil din sa labis na pagmamahal na iyon, ay nagawa niyang harapin ang katotohanan at palayain ang sarili sa lahat ng takot niya. Ganoon kamakapangyarihan ang pag-ibig ng ina sa anak. At ang pag-ibig ding iyon ang magbibigay sa kanila ng tapang at lakas upang sa kabila ng HIV at AIDS ay harapin pa rin nila ang bukas ng walang takot at pangamba. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.